programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dito na naman tayo sa iba pang updates na kaganapan sa The Broken Marriage Vow, March 9 ngayong Miyerkules. Umiiyak si Lexi at inilalabas ang sama ng loob niya dito sa kay David dahil pinalayas nga siya ng kanyang ama at nawala na siya ng trabaho, pati karir at lahat. Pati yoga studio niya ay pinasara na rin ng kanyang ama dahil mas pinili ni Lexi ang lalaki nito. At hindi lang naman siya binigyan ng pagkakataon na makapag-explain. Si David ay awang-awa dito sa kay Lexi at pinatahan niya ito dahil masama ang epekto nito sa kanilang magiging anak. Pero si Lexi ay sinabing papaano na ngayon sila ng magiging anak nila. Si David ay nangako naman sa kay Lexi na hindi niya ito iiwan kahit anuman ang mangyari at iyon ang dapat tatandaan ni Lexi. Pero namumroblema rin sa ngayon si David na baka mawalan rin ng project niya na kapartner si Mr. Lucero na ama ni Lexi. Habang sa opisina naman ng mga Ilustre, pagkatapos tinanggap ni David ang kapatid sa kumpanya nila. Pagkatapos ibinilin na walang lalabas sa makikita at maririnig sa loob ng kumpanya ay pinuntahan ni David ang sekretary niyang si Grace at hinahanap ang kamiting niya ng mga engineers from Lucero Land. Si Grace ay sinabi na kakatapos lamang nakausap niya ang taga Lucero at pinakansila na ang meeting sa mga Ilustre. Lumong-lumo si David na hinampas ang mga papeles na dala doon sa taas ng mesa. Kahit alam niya na may posibilidad na ikansila ni Mr. Fred Lucero ang mga projects, pero nang sa ngayon na naganap na ay halos hindi niya matanggap na lulubog siya sa ngayon. Ito na ba ang ibinunga ng panluloko ni David sa kay Jill at sa mga pamilyang Lucero? Abangan lamang ang mga susunod na mga updates at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakilike ang video ito at magsubscribe na rin para ma-update kayo sa susunod ko pang mga videos. Mabuhay!